tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan, ang lahat ng nilikha niya ay mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan, purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayun din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos at si Pedro, ang sanglibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo at kayo'y kay Kristo. At si Kristo namay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating puon. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating puon. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari Panginoon. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo?
sinong tutulutang pumasok na tao. Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya, mawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumunod kayo sa akin, kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpungunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdabag po kaming napagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Pinagdarasal din natin ng mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana
ni Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdarasal at sinasama sa ating mga intensyon sa misa ang mga kapatid, kababayan natin na apektado ng baha at bagyo. At nawa sa mga sandaling ito ng pagsubok ang kanilang pananampalataya sa Diyos, ang paghugutan nila ng lakas, at ang ating pagmamalasakit at pagtulong din ay makabawas sa kanilang paghihirap na dinaranas ngayon. Ang ating simbahan sa Quiapo ay agad-agad nagpahatid ng tulong sa ating mga kapatid, lalong-lalo na sa Diocese ng Antipolo, dahil alam natin ang lalawigan ng Rizal ay isa sa matinding nasalanta ng mga baha, at tayo po'y nakipag-ugnayan na kay Bishop Roberto Santos, at agad-agad tayo nagpadala ng ating tulong. At sa kasalukuyan, tayo rin ay nakikipag-ugnayan sa Bulacan upang ipahatid din natin ng ating tulong, sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo din sa atin na umabot, magmalasakit sa ating kapwa. Dahil nga ang tahanan, ang dambanan ni Jesus sa Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. At gayon na lamang po talaga ang ating dambana, ang tahanan. At nakakatuwa po, no? Kung mapapansin po ninyo, dalawa na yung nakadalaw sa atin ngayon na imahe ng Mahal na Ina. Dumating nung Sabado, ang Nuestra Señora de la Salud ng mga paring Recoletos, at ito ay imahe na kasakasama noon ng Nazareno sa Intramuros bago nalipat ang Nazareno sa Quiapo, ina ng kalusugan. At ngayon-ngayon lang, kararating lang po, ang koronada naman po ng Birhen ng Fatima ng Marikina kasama si San Pablo de la Cruz mula sa mga Paulist Fathers na kanila ring inilagak dito sa dambana ang imahe na bagong korona lang din po ni Papa Francisco galing Marikina. Sadyangang ang tahanan ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino, na lalo na ang mga may debosyon sa Mahal na Ina, sapagkat ito'y tahanan ng anak. Kaya sila ay dumadalaw upang samahan tayo sa ating pamimintuho sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At bakit ba tayo namimintuho? Bakit ba tayo humihingi ng tulong? Sapagkat inaamin natin ang ating kakulangan. Yun daw po ang puso ng isang tunay na deboto. Pagpapakumbaba na tayo'y mahina at kulang. Kaya nga sa unang pagbasa, sinasabi ni San Pablo, ang tunay na marunong, ang tunay na may alam, inaamin niya nasa Diyos ang karunungan. Minsan, makakatagpo tayo ng taong ang dami-daming alam, ang dami-daming nasasabi, ayaw patalo sa usapan. Kulang na lang sabihin, alam ko ang lahat ng sagot sa lahat ng mga tanong. At minsan natutukso tayong maging ganun. Dahil para sa atin, ang pag-amin na hindi mo alam ay isang kahinaan. Ngunit para kay San Pablo, ang pag-amin na hindi mo alam ang lahat, ang unang hakbang sa karunungan. Sino raw po ba yung maraming natutunan? Yung mga taong inaamin, marami pa silang dapat malaman sa buhay. Sino po ang taong marunong makinig? Ang taong alam niya na dapat meron pa siyang matanggap sa iba. Kaya nga't ang taong hindi marunong makinig, hindi nadadagdagan ng kaalaman. Bakit? Ang pinapakinggan na lang niya sarili niya.
Eh kung ang pakikinggan mo lang ang sarili mo, wala madadagdag kasi alam mo na yun. Pero kung makikinig ka sa iba, doon madadagdagan ng iyong kaalaman. Lalo't higit kung makikinig ka sa Diyos. Kaya nga si San Pedro, sa Ebanghelyo natin ngayon, narinig natin papaano tinawag siya ni Jesus sa Sareno. Isang mangingisda. Buong gabi, wala siyang nahuli. At dumating si Jesus sa Sareno, sabi sa kanya, may nahuli ka ba? Wala nga ho eh. Pumunta ka sa banda roon, sa kabilang dako. Kung mapagmarunong si San Pedro, sasabihin niya, karpentero ka, ako ang mangingisda. Bakit mo ko tinuturuan? Buong gabi na kaming nandito, kararating mo lang. Bakit mo kami pinagsasabihan? Buti na lang, hindi ganun ang katwira ni San Pedro. Tayo ba ho, ganun ang katwira natin? Huwag mo kong pagsasabihan, mas marunong ako sa iyo, mas matanda ako sa iyo, mas marami akong alam sa iyo, mas matagal na ako sa iyo. Ingat po kayo, pag ganun lagi ang katwiran, baka hindi natin matagpuan ang biyaya ng Diyos. Buti na lang si San Pedro, dinapuan ng kapakumbabaan. Kaya nga, bagamat parang pinagsabihan siya, natitiyak ko parang nilunok niya yung pride niya. Sige, pagbibigyan ko tong karpenterong to. Pagbibigyan ko tong bagong salta na ito. At anong nangyari? Nung pinagbigyan niya, doon niya natagpuan ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ito rin po ang ating ipagdasal. Marami tayong mga tanong sa buhay na gusto natin masagot at pinipilit nating masagot. Ngunit sana dumating ang punto na aminin natin wala sa ating kamay kundi na kay Jesus sa Sareno ang kasagutan sa buhay. Kaya nga't sana po pag nagdadasal tayo sa bandang huli, nandun yung tayo'y ipinagkakatiwala natin lahat sa Kanya. Na aminin natin, Panginoon, hindi ko alam ang lahat. Panginoon, itong hinihingi ko, pero mas alam mo kung ano ang babagay sa akin. Mas alam mo kung ano ang makakabuti sa akin. Kaya kayo na po ang bahala sa akin. Ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko ang mangyari. Kung ganun daw po ang ating dasal, tunay tayong marunong, tunay tayong mapagkumbaba, tunay tayong magiging handa sa nag-uumapaw na biyaya at himala ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, halikayo't sumunod sa akin, tinatawag din niya tayo sa kanyang halimbawa ng pananalangin upang ibahagi ang panalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong panalangin at ang tugon, banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag upang mamalakaya ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig.
ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani ng nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao naway, makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak. Siya na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginanap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y ninikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang luklukan ng karunungan, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Alon sa dagat, tulad ng ating buhay, kung minsan ay tahimik, kung minsan ay magalaw, ganyan ang ating buhay, kung mayroong kalungkutan. Paglipas ng hilahin, mayroong kaligayahan. Itong alon sa dagat, itulak man ng hangin, hindi makalampas sapagkat mabuhangin. Kahit may suliranin, away dumarating din upang ito'y batin at ito'y ating lutasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag habang naghahayuma o namamalakaya. Lambat ng aking buhay, maari bang iwanan upang mamalakaya ng taong nang umayo ka sa daot ng aking karagatan. Ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa iyong salita. At kung ika'y kapiling mga kawan sa dagat ay huhuli. Announcement. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't i-like at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya.
Tingnan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, X Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, at sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Amin pong sinisiguro sa inyo na ang mga dala ninyo ay ibinabahagi natin, lalo na sa ganitong panahon ng kalamidad, sa mga nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit, tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na marunong at may alam ay ang umaamin na ang sagot sa mga tanong sa buhay ay nasa Diyos. Ang taong marunong sumusunod sa Diyos. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang karunungan at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.